Kasi para ano, mapanood ng mas ano. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito muli ang inyong kakampi, Feni Codemus, para sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. And of course, para sa ating chikahang buhay, makakausap natin sa kabilang linya, walang iba kundi si Miss Nora Braganza. Magandang araw po, ma'am. Good afternoon, Cafe. Magandang hapon po sa lahat ng inyong viewers at tagapakinig. Okay. So, ma'am, alam kong busy ka, kaya mamadaliin na lang natin. Dami mo kasing appointment o mga trabaho. Okay, ma'am. Sa ngayon, ma'am, ano ba ang status ngayon ng ating industriya pagdating sa usapin ng pagpapalabas ng ating mga OFWs? Sa ngayon, maraming mga job opportunities sa iba't ibang countries, cafe, at may mga bagong job opportunities tayo, especially sa mga destinations na gustong-gusto kong puntahan ng mga Filipino workers, no? I'm referring to, well, Germany, Japan. Japan lalo na very popular kasi may napabalita that by April of 2019, magkakaroon ng bagong visa system sa Japan. Meaning, more job opportunities will open, not only to although not only for Filipinos yan, kundi sa iba pang foreign nationals. Mm-hmm. Pero totoo ba? May nabasa kasi ako na pwede na daw after 3 years or more years to come, pwede nang magkaroon ng reunification yung families ng mga OFW sa Japan? Okay. May kinalaman nga ito dun sa bagong visa system, Ms. Fe, no? May 14 na fields or industry or sector kung saan pwedeng mag-welcome ng mga foreign workers, including mga Filipinos, no? Yeah. Ito yung care worker, building cleaning management, industrial machinery, construction, agriculture, fishery, accommodation industry, or yung hotels, no? Food service or restaurants. Okay. Itong mga sector na to, pwedeng mag-welcome ng mga foreign workers, including Pinoys nga, no? At ang isa sa mga patakaran na pinag-uusapan ay matapos na makapasa sa required English at saka skills test yung mga Filipino workers natin, pwede silang pumunta sa Japan sa mga sektor na nabanggit, no? Ngayon, para naman sa mga nandun na sa Japan na mga technical intern trainees na nakatapos na ng 3 taon bilang technical intern, okay, or sa mga nakabalik na sa Pilipinas matapos makapag-kompleto ng 3 years sa technical internship program, sila yung pwedeng mag-apply din dun sa bagong visa system. At kung sila ay makapasa, sila yung pwedeng bigyan ng additional na 5 years na visa validity. At malaking ano yun, no? Malaking opportunity yun para sa mga Filipinos natin, kasi ang ibig sabihin, kung nasa Japan sila bilang mga technical intern trainees at nakatatlong taon na sila doon, pwede pa silang dagdagan ng additional 5 years kapag pumasa sila dito sa bagong visa system. Yung sinasabi mo naman, Ms. Fe, na pathway to residency status, no? Iba naman yon. Okay. Para yun sa mga highly skilled professionals, gaya ng mga engineers, siguro mga accountants, mga degree holders, kapag sila ay nakapasa sa required na English at skills test, pwede silang bigyan ng visa na valid din for 5 years at posibleng ma-convert into residency status kung saan pwede nilang imbitahin na mag-join sa kanila ang kanilang mga immediate family members. Yun. So maganda na rin. Diba? Maganda, Ms. Fe, although wala pa tayong implementing guidelines, ha, kasalukuyang pinag-uusapan ng government ng Japan at ng ating government through DOLE and POEA yung magiging implementing guidelines tungkol dito. Siguro before April 2019, may malinaw na guidelines na tayong mapanghahawakan tungkol dito. So, pero alam ko, kayo ang mas nakakaalam nito, no?
yung ano nga pa yung isang ano mo ma'am, agency mo ma'am, yung napakalaki. The agency is HRD at okay. The association is JEPCA. Yung, yes, JEPCA. Kami po yung madalas makipag-usap sa POA tungkol dito. Kayo may K. hindi naman. Partner kami ng government. In the same manner na partner din naman sila ng ibang grupo. Mm-hmm. Although when it comes to Japan, isa kami dun sa grupong madalas nilang makausap. Oh, tama naman din yun. At tayo naniniwala na dapat sa pag-uusap, yung dialogue talaga kasi yung importante dun, di ba ma'am? Yes. Oh, okay. Going back to job opportunities. So Germany bukas, ang Japan bukas. Ano pa ba may mga bukas ma'am ngayon? Well, hanggang ngayon, ang New Zealand is isa pa rin sa mga favorite destinations sa mga OFWs natin. Mm-hmm. At patuloy pa rin nag-hire ang maraming employers, okay, na mga construction workers para sa iba't ibang panig ng New Zealand. Mm-hmm. At syempre, itong mga nakaraan, ito rin Pasay, ano, dami rin nilang nakuha ang mga job opportunities sa ibang mga bansa din sa Europa, ano? Yes. Oo. So ma'am, sa ganito, paano natin sinisiguro, kasi kayo napakalalaki ng mga grupo ninyo, eh, no? Mga associations, kung iba't ibang associations, no? Ganun din yung iba natin mga kagrupo, paano nyo natitiyak na ang isang group, isang kamiyembro nyo ay may ethical recruitment na sistema? Meron, okay, sa grupo kasi namin, especially sa JEPCA, no, we have a covenant kasi. Ayun. Yun yung parang, there is an internal understanding amongst us na okay. Lahat kami ay magpa-practice ng ethical recruitment. Mm. Meaning, kung lahat ay nagpirma, dapat lahat ng members, kahit na nakatalikod yung head nila, kahit na hindi sila binabantayan, dapat siguraduhin na yung kanilang operations ay in accordance with the rules of POEA at kung ano man yung mga napag-usapan namin, mga magagandang business practices. So, dapat masunod talaga yon. Diba? Kailangan masunod kasi nakalagay po sa covenant namin na pag may na-discover or napatunayang hindi tumutupad dun sa mga napagkaintindihan na best practices, ethical practices, may mga karampatang penalties ding nakaabang. At kasama na po doon ang pagkawala niya sa roster ng membership. At the same time, kung may recruitment violation siyang ginawa, kami po mismo ang mag-i-endorse ng report sa POEA. Yun. Ayun ang medyo matindi, di ba? So, sa ngayon, ma'am, kunyari may mga nais mag pamiyembro sa inyo. Paano ang gagawin? Kasi marami nagsasabi sa amin na baka pwede daw magpamiyembro doon sa inyong grupo. Paano daw? Medyo may kaartihan po yung aming grupo, no? We have special membership mechanics, no? Kung sino lang po yung mga existing members ng asosasyon ang pwedeng mag-nominate ng mga bagong agencies na mag-member. At kapag sila po ay na-nominate, chine-check pa po namin yung record sa mga agencies na to sa POEA. At base sa ganong information, okay, tsaka po kami nagde-decide kung sino-sino po yung mga pwede naming tanggapin na magiging kagrupo po ng aming asosasyon. Talagang mahigpit, no? Maganda naman yun, mahigpit, oo. Kailangan pong gawin yon para hindi lang po basta-basta mga agencies ang makasama namin sa grupo, especially kung ang aming objective is ikalat, okay, ang kagandahang ginagawa ng mga ethical recruiters. So, yun. So, sa ngayon, ma'am, ay kamusta ang deployment? Pero hindi ka naman sa ano, no, yung household, no? Hindi, ano? Pero kumusta in general? In general, kamusta ang deployment ng ating mga kababayan ngayon? Lumalakas ba o pahina? I think patuloy pa rin lumalakas. Okay. And despite the build program ng ating government, na although marami rin namang natutulungan, hindi pa rin pumaalis yung preference sa mga kababayan natin na lumabas ng bansa para sa mas malaking sahod. Oo nga. At siguro tingin natin ay, kasi may nagsasabi na may nabasa rin ako na parang 10% sabi daw ng gobyerno ay bababaan nila yung pagde-deploy ngayon. May kinalaman po yun sa mga domestic workers. Yeah, I think it has to do with an issue once coming from Department of Labor na unti-unting babaan ang pag-a-approve ng mga kontrata, mga job orders, okay, ng mga papuntang Middle East, okay, ng mga domestic workers.
At sa palagay ko po may kinalaman yan dun sa patuloy na mga reports na nakakarating dito sa atin na marami pa rin tayong mga kababayang domestic helpers ang namamaltrato sa Middle East. Okay. So, yung mga iba natin, halimbawa, itong ginagawa nyo ngayon, ma'am, paano nyo nababantayan ang hanay natin? Halimbawa kayo, kasi ikaw talagang di ka na makausap minsan. Paano nyo nababantayan yung hanay ninyo? Bantay as in kung tutok talaga, mahirap gawin yon kasi may kanya-kanya kami mga businesses na ino-operate, no? Yes, ma'am. Yun nga, ang sa amin is yung covenant ng grupo namin, yan ang basihan. Mm-hmm. And then we also conduct mga learning seminars, mga learning sessions para sa mga members namin, mm-hmm, para patuloy na mapaalalahanan sila sa kung ano yung mga tama o mali na recruitment practices at ano yung mga rules ng ating gobyerno na dapat, mm-hmm, namin ginagawang basihan sa aming daily operations ng aming mga recruitment agencies. Mm. Gano'n daw karami ang inyong grupo? Halimbawa, for example, ang ANZAEP, ilan ang inyong grupo na talaga? Okay. Ang members ng ANZAEP, yung Australia-New Zealand group namin, mm, ay 19. Sa JEPCA naman, we have 48 members. Ah, JEPCA, okay. 48 members, yan. Yes. So, siyempre, lagi nagmi-meeting yung mga yan. Ano po? Hindi naman madalas mag-meeting. What we do, nag-issue ako bilang head nila ng advisory, mm-hmm, through email para lang ma-update sila tungkol sa mga bagong market developments, mga industry issues, mga bagong rules kung meron man. Mm-hmm. Tapos paminsan-minsan nagpapatawag kami ng membership meeting para personally nagkikita-kita at nagkakaroon na rin ng pagkakataong magtanungan or magkonsultahan ang mga members. Yun. Ang board ang madalas mag-meeting. Yung proseso, halimbawa, ito kasi may natatanong sa atin yung regarding New Zealand. Ito mga ma'am, puro mga skilled workers ang kailangan dito sa New Zealand, for example. Karamihan, skilled. Yes. Kasi nga, nire-rebuild yung Christchurch na naapektuhan noon ng earthquake. Uh-huh. And that's why karamihan sa mga job orders doon, mga manpower requirements ay construction workers po. Uh-huh. IT ba meron kayo? May mga ilang employers na nag-request din ng mga IT engineers, mga software development specialists, mm-hmm, mga programmers. Pero hindi kasing dami ng construction workers. So yung isang tanong ko ngayon ay, kasi ma'am, maraming lumalabas sa social media, especially yung Facebook natin, yung mga openings daw sa iba't ibang mga bansa. Ito ba sa tingin mo, kasi alam ko nakipag-usap na kayo rito at ayaw nyo ito, kayo ba ay nagkakampanya against dito sa paglabas ng mga job opening sa social media? Yes. Actually, we are actively advertising mga legit job opportunities sa Facebook, no? Mm. Para man lang masabayan namin yung mga fake naman na mga job openings ina-advertise naman ng mga scammers at saka mga illegal recruiters. Mm-hmm. Patuloy din kaming nagpa-publish ng mga warnings, mm-hmm, warnings sa public, no? Na huwag nilang basa-basa paniwalaan yung mga nababasa nila sa social media. At kung may mga nakikita silang job postings na iniiwasan na magbanggit ng licensed recruitment agency or nagsasabi ng mga dialogue na tulad ng ganito, if you are interested, please PM me. If you want to apply, please comment yes. Nagbibigay kami ng mga babala because ito yung mga dialogue normally ng mga illegal recruiters at mga scammers, no? So, opo. Yun po ang ginagawa namin because very powerful ang social media at unfortunately, ito po ang paboritong gamitin ngayon ng mga illegal recruiters. Mm-hmm. At saka siguro, sa inyo rin, dahil na nabasa ko rin yung sinabi mo, kailangan mo na rin tayong mag-check sa POEA, di ba? Yun ang sinasabi ng madalas. Oo. So, first i-click things first lang. Po yan. Mm-hmm. Yan po lagi ang ginagawa ng mga aplikante dapat mag-check sa website ng POEA kung alin bang mga recruitment agencies na lisensyado ang pwede nilang pag-applyan dahil, mm-hmm, may mga approved job orders ang mga ito. So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-PM-PM lang ako kung sakasakali. Dapat direkta talaga. Di ba? Ano lang po yun. Gawain lang ng mga scammers yung mga ganong estilo. Pero itong mga, sa bahagi ninyo ma'am, ang mga tanong sa atin ay, may placement fee ba yan?
at gano'ng kalaki kung sakasakaling may placement fee? Okay, ganito po. Ang batas ng ating POA, may mga occupations, mga positions, okay? Mga trabahong ipinagbabawal po ng ating POA or ng pupuntahang bansa yung paniningil ng placement fee. Kagaya po halimbawa ng domestic helpers, mga domestic workers, mga trabahador sa loob ng bahay, no? Hindi po sila pwedeng singilin ng recruitment fee or placement fee. Dito man sa bansa or dun sa bansang pupuntahan nila. Ang mga nagbabarko, like seafarers, okay, of course, hindi rin po sila pwedeng singilin ng placement fee. Yung mga papunta ng USA na mga H-2B visa holders, hindi rin po sila pwedeng singilin ng placement fee. Ngayon, bukod po dyan, may mga bansa naman na regardless of position, bawal po talaga ang paniningil ng placement fee, kagaya ng New Zealand, ng Canada, United Kingdom, Germany. Ito po ay ilan sa mga bansang anuman yung posisyon na ina-applyan ng aplikante, hindi po sila pwedeng singilin ng recruitment fee or placement fee. Ngayon naman po, para sa mga posisyon or sa mga bansang hindi naman bawal ang paniningil ng placement fee, okay, kung ang ina-applyan halimbawa ng aplikante ay skilled position, technical or professional na position, at kailangan niyang magbayad ng placement fee, ang placement fee po ay halaga lamang ng isang buwang basic salary. So, yun lang. Kung magkano'y sweldo mo sa loob ng isang buwan, yun lang ang dapat sisingilin. Basic lang po yun, Miss Peck. Lilinawin po natin kasi iba po yung gross, iba po yung basic. Ah, okay. So kung ang basic salary po ng tao is, ang gross salary niya halimbawa is $3,000, pero 1,500 yung basic, yung 500 ay allowance, yung 1,000 is accommodation or transportation allowance, okay, hindi po pwede pong isama sa placement fee yung mga allowances. So kung 1,500 lang po yung basic niya doon sa buong 3,000, then 1,500 lang po yung pwede niyang bayaran na placement fee. Yun, so malinaw pala yun. So dapat talaga magtatanong eh, no? Kasi may natatanda mo, remember yung isang itinawag ko nga din kay Miss Anna, yung 76,000, hanggang ngayon hindi pala nakakaalis yung tao. Nakakaaway, di ba? Eh, ang sasweldohin lang yung magkano pala. Ayun. So, mga kaibigan, dapat ganun, ano, mga kakampi ko. So, ma'am, may mga ilan ka pa ba na information na pwede mong sabihin? Alam kong may gagawin kayo, may orientation kang ibibigay ngayon. Yes. May mga gusto ka pang sabihin? Medyo gasgas na po, pero ulitin ko rin lang. Ulitin lang natin. Payo po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, huwag po tayong magpaloko sa social media. Para po hindi mangyari yon, pakibisita lang po lagi ang website ng POA. Kung mag-a-apply po kayo papuntang ibang bansa, pumunta lang po kayo sa POA or sa mga license agencies po. Wala pong direct hiring, wala po dapat kayong pinaniniwalaan na nangangako online, nagpapabayad sa inyo kaagad ng kung magkano. Okay, mag-ingat po tayo para hindi po tayo maloko. Yun lamang po, Mr. Okay, maraming salamat, Ma'am Miss Nora Braganza ng ANZAE and Jepka. Tama? Thank you po. Okay. Maraming salamat. Yan po ha. Yan po ang lagi-lagi pong binabanggit sa atin ni ng ating mga kapartner na mga magagaling na ahensya. Diba? So, sa pagpapatuloy ng ating programa, mga kaibigan at kakampi ko, yun nga yung mga sinasabi natin, ang napag-usapan natin kanila, ay, kumustahin natin ang status ngayon ng industriya. Sabi nga niya, kahit nga papaano, talaga masigla pa rin. Kumpara mo, parang kasi may binabanggit na medyo mahina daw ang deployment. Pero siguro dahil nga sa unang taon pa lang ang bugso, hindi pa rin nga ganun talaga kakabigatan o karami. Pero syempre, dumadaan sa proseso yan, kaya medyo matagal ang proseso. Speaking of process naman po, yung pagpaproseso, ang binabanggit natin dito lagi, dapat ay hindi ganong kabilis. Kapag napakabilis ng proseso mo, mag-isip ka na. Diba? Mag-isip ka na bakit. Diba?
yun yun. Kasi alam niyo po, napakahaba talaga ng proseso. Kapag legal, ang a-applyan mo talaga. At syempre, paalala pa rin natin, sabi nga ni Miss Nora Braganza, aba, wag basta-basta maniwala sa mga, well, of course, ang social media. Yung biglang sabi nga niya, PM me if you are interested. Medyo delikado nga rin po yun, ano. At ninais natin na makausap ulit si Miss Nora. Although sabi nga niya, gas-gas na ang lagi nilang paalala. Pero yun nga, tama rin naman. Kailangan din talagang ulit-ulitin natin sa ating mga kababayan na hindi dapat naniniwala basta-basta. So, napakarami ding bukas na job opportunities, Germany, Japan. At syempre, nakakatuwa po ngayon dahil may bagong visa system sa Japan. Kaya yun sa mga nagnanais talaga magkaroon ng reunification at kayang-kaya naman ninyong manirahan doon, katulad ng ilang mga pamangkin ko na doon na, ay pwedeng-pwede pala. Yun ang maganda. Okay? So, may bagong visa system sa Japan. At syempre, sabi nga, marami pa rin naman ang mga ahensya na talagang may ethical recruitment. At dapat nga doon sa mga ahensya na yan, kung kayo'y mag-a-apply, click muna ninyo ang telepono o ang POEA. Madaling-madali lang naman po yan. POEA.gov.ph. Yun. So, ibig sabihin, hindi pa rin naman ganun na mahina para ang ano no ang pagpapalabas. So, masigla pa rin. So, marami-rami pa rin naman ang deployment. Especially yung deployment sa skilled workers natin, ano? Everyone, daming bukas ang Europa po, bukas sa lahat ng skilled workers. Germany, mga nurses naman ang kailangan dyan. And of course, ang Japan na kung saan ay napakarami ng kailangan. Although, sabi nga, mahirap pumasok talaga. I-scrutinize ka talaga nila, pero sinasabi nga natin sa inyo, ay yung dadaan ka sa tamang proseso, ibig sabihin, pag dumaan ka sa tamang proseso, yun ang huwasto at maganda, diba? At saka syempre hanapin din yun sa EF, JEPCA, PASEI, yung mga may ethical recruitment eh. At sigurado ka na talaga. Dahil marami silang nagsusuportahan para malaman nila talaga kung totoo talaga ang pinapalas. At sinabi nga kanina, may mga batas silang sinusunod. O may covenant silang sinusunod na kapag hindi mo nasunod, aba, paparusahan ka nila. So with that, ang ating nakausap kanina ay si Miss Nora Braganza. And of course, I would like to thanks sa lahat-lahat ng ating mga taga-panood dito sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Tandaan lang natin mga kakampi ko, dapat kung kayo ay yung mga OFWs na nandyan ngayon sa labas ng bansa, for example, at nagbabalak na umuwi. Kung kayo po ay nagbabalak umuwi, dapat siguraduhin ninyong wala kayong sabit. Anong ibig sabihin ng walang sabit? Baka may mga inutang kayo, may mga ginawa kayo na mga hindi nyo naman alam na nagawa nyo pala yun, ganyan. Check nyo muna pong lahat para walang hassle sa pagbalik sa Pilipinas. At doon naman sa mga workers o yung mga nagnanais mag-OFW. Siguraduhin po natin mga kakampi ko na kayo ay may social protection. Ano ba yung mga social protection? Una, dapat alamin ninyo kung kayo ay nagbayad ng inyong mga social protection like pag-ibig. Ano pa? Pag-ibig, PhilHealth. Ngayon po ay pwede na rin yung SSS. Yan. Pagkatapos, meron kayong mandatory insurance. Kung ako sa inyo, no, mas gugustuhin kung meron kang insurance. And of course, you should,
be part of OWA, Overseas Workers Welfare Administration, dapat nakamiembro din kayo dyan. At kung ako din ang masusunod, magpamiembro kayo sa ilang mga non-government organization or CSO. Yan, napakaganda ng mga ganyan. Para hindi kayo nawawala kung sakasakali. Meron kayong matatakbuhan parati. Diba? At lahat ng mga papeles ninyo na mga original, abay, dapat yan ay itabi. Ano ang lalabas lamang sa atin? ID dapat. Ang lalabas sa atin ay yung mga Xerox copy. Huwag yung ibibigay kahit kanino ang mga Xerox copy, ni ang mga original ninyo. Kasi ngayon meron akong napapansin na ilan na tatanungin mo, saan ang mga papeles mo, saan yung visa mo, nasaan yung mga ganito mo. Ang sagot po, mga kaibigan, ay naibigay ko rin sa isang ano, hindi naman niya alam kung kanino. So, ingat-ingat tayo, mga kakampi ko. Dahil sa pag-iingat natin, ay mas may protection tayo. Ano mga protection natin? Lahat ng pwede nating yung social protection na sinasabi ko, PILL, Pag-ibig, SSS, OWA membership, abay, okay yan. Tapos, magbimembro ka sa isang NGOs o CSOs, abay, maganda, di ba? So with that, JR, wala na naman tayong oras, ano? So muli po, sa pangalawang yugto ng ating programa, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood sa atin, yung mga kakampi Japan, kakampi Hong Kong, kakampi Singapore, at syempre of course, nandito ngayon si Miss Ellie Pengor sa kanyang, sa Pilipinas, siya po yung kakampi Canada, and of course, ang ating huling-huli ay ang Sampilak, na lagi nating kakampi sa lahat ng oras. Magandang araw po sa inyo dyan, sa mga taga Aljob, Kingdom of Saudi Arabia. Sana ay maging maganda ang inyong araw. At doon sa ating mga kakampi naman, kahapon ay nitong February 5, Kong Hei Pa Choy. At kanina nga sa ating unang episode na pag-usapan natin kung ano ito. Muli, wala na naman po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod, Feni Codemus, para sa ating babaeng migrante, May Kakampi Ka! Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante, May Kakampi Ka! Maraming salamat po! Sa inyo, patibig at syasin!